Kumusta kaibigan? Noong inilabas ang Suzuki Bergman Street dito sa Pilipinas, inulan po ito ng panlalait dahil sa kanyang gulong sa likuran. Sa mga hindi po nakakalam, ito po ay may 10 inches na rim. Dahil doon, marami po ang napangitan sa motor na ito. Pero makalipas lamang ang mahigit isang taon, kila madalas mo na itong makikita sa daan na parang malayo sa expectation ng iba. So ano nga ba ang meron sa motor na ito at pumatok ito sa mga Pinoy? Halina't muling pag-usapan at kilatisin ang Suzuki Bergman Street kung sulit bang bumili nito, lalo na't kung ikaw ay naghahanap ng maxi scoot pero kaya ng bulsa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay maaari mo na rin i-click ang like at subscribe button para updated ka sa mga future videos na aking gagawin. Ang Suzuki Bergman Street 125 ay inilabas dito sa Pilipinas noong October 2020 at isa nga po ako sa mga na-excite dito. Pagdating sa kanyang specs, ito po ay may 124cc, 4-stroke, single-cylinder, single-overhead cam with 2 valve. May 4-inch stroke na 52.5 by 57.4mm, may max power na 6.4kW at 7,000rpm at max torque na 10.2Nm at 5,000rpm. Powered by SEP or Suzuki Eco Performance na ka-fuel injection na siguradong matipid sa gasolina na kayang umabot up to 53.50 kPL, at ito ay air-cooled pa pero di na rin masama since ito ay 125cc naman. Pagdating naman sa kanyang dimensions, ito ay may habang 1,880mm, lapad na 715mm at taas na 1,140mm. May wheelbase na 1,265mm at ground clearance na 160mm. May bigat na 110kg na kayang dalhin kahit mga lady rider. At may seat height na 780mm na goods pa rin kahit sa mga hindi katangkaran. Sa parteng suspension, ito ay naka-telescopic fork sa harap at single shock hydraulic type sa likuran. Sa braking system naman, ito ay disc brake sa harap, drum brake sa likuran. At ito ay naka-combined braking system. Ito ay kapag pumreno ka sa likuran, ay sasabay ang preno sa harap ng about 30% stopping power. At malaking bagay ito dahil wala naman itong ABS. Ito rin ay equipped with fully digital panel na kung saan ay makikita mo rin ang speedometer, odometer, trip meter, clock at mga basic indicator gaya ng high beam at turn signal. Pagdating naman sa mga ilaw nito, ito ay naka-LED ang taillight at headlight na may mapormang DRL at bulb type ang mga signal light. Sa harapang bahagi nito ay may windshield at eleganteng looks na talagang maxi scoot ang datingan. Sa front fender, ito ay may reflector sa magkabilaan for additional visibility lalo na kung gabi at papasok sa lane. Mayroon din itong mapormang mag sa harap at may tire size na 1990x12 na tubeless na alam naman natin ang advantage nito. Maganda rin ang rear view nito dahil sa LED taillight, body design, malapad na rear fender at mapormang muffler, nakitang-kita ang pagka-premium nito. Mayroon din itong malapad na upuan na siguradong komportable ang rider at kahit ang back ride nito since ito ay isang maxi scoot. Isa pa sa dumagdag sa pagka-premium design nito ay ang kanyang logo na naka-chrome at naka-emboss ang mga ito. At di tulad ng ibang maxi scoot, present dito ang kanyang footboard na isa sa mga paborito ng mga Pinoy dahil siguradong maraming pwedeng mailagay dito. Idagdag pa ang mga hook nito para sa bitan ng mga napamili. Sa gawing susayaan nito ay may open pocket at lead pocket na may charging port sa loob na goods na pagdating sa long ride o buong araw na biyahe nang hindi ka na mag-aalalang malobat. Mayroon din itong 21.5 liter underseat compartment na kasya ang mga laging kailangan sa biyahe gaya ng kapote at chinelas. At may fuel tank capacity na 5.6 liter. Ngayong 2022 ay may dinagdag si Suzuki kay Bergman Street at ito ay ang side stand kill switch na sa iba ay nag-install pa pero ngayon ay built-in na. Present din dito ang push start at kick start. At dumako na tayo sa kanyang gulong sa likuran. Ito po ay naka 10 inch wheel mag na may tire size na 9100x10 na naka tubeless. Ito ay ang pinaka tumatak na karakteristik ni Suzuki Bergman Street, ang kanyang gulong sa likuran na maliit pero syempre hindi naman gagawin ni Suzuki yan kung walang dahilan. Alam naman natin na mas maliit ang diameter ng gulong ay mas mabilis ang arangkada nito. Maaaring isa rin ito sa dahilan kung bakit pinili ang ganitong size ng gulong. Overall looks, ito ay premium looking maxi scooter na kayang ma-afford. Sa presyo nitong 78,900 pesos ay siguradong sulit na sulit ito. At sa mga di-afford ang ibang maxi scoot, ito na ang best option nyo dahil ngayong taon ay may mga bago itong kulay na pagpipilian. So ito na ba ang motor na para sa iyo?
Kung sa feature, price, quality ang pagbabasihan, eh siguradong goods na to, kaibigan. So hanggang dito na lang, kaibigan. Sana ay nakatulong ang video na ito upang magbigay ng kaunting idea tungkol sa motor na naiisip mo. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay maaari mo na rin i-click ang like at subscribe button para updated ka sa mga future video na aking gagawin. Ride safe and God bless!